Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Ivory Galang mula sa PIDS. So yung aking presentation for today, iikot siya sa usapin sa lupa at access sa credit ng mga magsasaka. So sa loob ng 20 minutes, ibabahagi ko po yung findings o yung mga resulta ng dalawang policy studies na ginawa ng PIDS na kinomisyon po ng DAR o yung ating Department of Agrarian Reform through their Project Converge, na may funding rin po mula sa International Fund for Agricultural Development or IFAD. So sige, bago yung actual presentation, mag-review muna tayo. Ano-ano ba yung mga kakailanganin ng isang magsasaka para makapag-produce siya ng, let's say, ng palay o kaya isang uri ng gulay? So ito yung ating simplified list. Ito yung mga kakailanganin ng isang magsasaka. So, unang-una dyan, syempre, kailangan niya ng lupang pagtataniman. Pwedeng kanya ito, pagmamay-ari niya, o kung wala naman siya pagmamay-aring lupa, pwedeng nagre-renta lang siya. Kailangan niya ng binhi, mga pesticides, mga abono, pwedeng organic kung yun yung gusto niya. Dapat meron ding magandang lagay ng panahon at saka yung conditions ng lupa, maayos din. Merong patubig, may labor. And then ito, mahalaga to, meron siyang working capital. Meron siyang pera na panggastos, pambili, pambayad sa kanyang mga kakailanganin. So, pwedeng galing sa kanyang nakaraang kinita mula sa nakaraang anihan, kung may savings siya, may kita siya before, or kung wala naman, pwedeng manggaling ito sa credit or utang. Bukod dyan, kailangan niya siyempre nakaalaman sa pagtatanim, tools and equipment. Meron din dapat siyang alam sa business side. Ibig sabihin, alam niya na kung paano palaguin yung kanyang investment na ginastos dun sa kanyang lupa. Meron din dapat siyang buyer, yung bibili ng kanyang ipoproduce. So, merong mga farming arrangements na yung buyer mismo ang magbigay ng pautang o di kaya access sa technology. So, yung ating discussion for today, ikot lang siya dito sa land tenure at sa credit. So, hindi po lahat ng ito ay madidiscuss natin for today. So, unahin natin yung land tenure. Yan. So, yan yung topic ng unang policy paper. So, specifically, tungkol po siya sa parcelization ng collective CLOA, yung Certificate of Land Ownership Awards. So, ibig po sabihin ito, isa-subdivide yung mga collective CLOA into individual CLOAs. So, sa ilalim po ng CARP, o yung Comprehensive Agrarian Reform Program na nagsimula pa noong panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino, sinasabi na ipapamahagi sa mga landless beneficiaries ang mga lupa ng gobyerno at yung mga malalaking hasyenda. Ang maximum na size ng lupa na pwedeng ariin ng isang beneficiary ay hanggang 3 hectares. At yung CLOA nga, yan yung tawag, yan yung katibayan sa pagmamay-ari sa lupa ng mga beneficiaries. So ideally, individual CLOAs yung ipapamahagi ng DAR. Pero yung mismong batas, yung CARP, kinikilala niya na may mga pagkakataon na hindi economically feasible na hatiin yung lupa at mas mainam na kooperatiba o mga asosasyon ng farmers na lamang yung magmay-ari nito collectively. So kaya siya tinatawag na collective CLOA. So, sa CLOA, maraming pangalan ang nakalista. Sila yung mga co-owners nitong lupa. So, isipin natin kung yung lupa na pinag-uusapan ay hindi naman masyadong malaki, tapos madami yung mga beneficiaries na maghahati-hati doon. So, bawat beneficiary, maliit yung area na pagtataniman. So, ito yung sinabi lang, hindi economical o hindi nila masusulit yung gagastusin nilang investments sa lupa kung may kung magsasarili sila ng production. Uh,
Isa ding dahilan kung bakit madaming collective CLOA na ipinamahagi instead of inaka-individual na agad. Dahil na rin may hinahabol na deadline itong DAR. Kasi sabi ng batas, within 10 years dapat tapos na yung pamamahagi ng lupa. Pero dahil nga mahirap at magastos yung proseso ng individual CLOA, madali naman yung collective CLOA. So mas yun yung ano, mas yun yung track na ginawa ng DAR. Pero nasa goal pa rin, gusto pa rin naman talaga eventually ng DAR na gawing individual CLOA itong mga collective CLOA. Lalo yung mga hindi naman nagko-collective farming. So, base sa datos ng Philippine Statistics Authority para sa taong 2018, in terms of size, nangunguna yung Soxsargen. So, 693,000 hectares na yung ipamahagi dun sa region na yon. So, katumbas yan ang 95% ng kanilang goal. And then, next naman ay yung Eastern Visayas. 436,000 hectares na yung naipamahagi. Katumbas ito ng 88% ng kanilang goal. And then, pangatlo, yung Central Luzon, 434,000 hectares na yung naipamahagi. O katumbas ng 96% ng kanilang goal. So, for the whole of the Philippines, 4.8 million hectares na yung naipamahagi. Out of 5.4 million hectares na total, so katumbas ito ng 89%. Nasa 89% na yung accomplishment ng DAR. So, as of 2016, so medyo luma na yung ating datos, no? 46% yung share o bahagdan ng collective CLOA. So, mas malaki pa din naman yung individual CLOA. So, over the years, no? Na 46% pa din yung ating share ng collective CLOA. So, makita natin na malaki pa. Marami pa yung pwedeng gawing individual CLOA. Pero bakit ba natin gagawin yun? Bakit natin i-redistribute? Gagawin natin individual CLOA itong mga collective CLOA. So, marami kasing kinakaharap na problema yung mga farmers under the collective CLOA. So, alalahanin natin na 1988 pa nagsimula yung CARP. Tapos, madami rin siyang naging issue, kaya na-extend siya, naging CARP extension, and then muling na-extend with reforms noong panahon ni dating Pangulong Arroyo. So, ang dami ng nangyari mula noon hanggang ngayon, 2021 na. So, maaari yung mga original beneficiaries na nakalista ay nangamatay na. O kaya ipinamana na nila sa kanilang mga anak yung pag-aalaga sa lupa. Pero hindi kasi malinaw, walang malinaw na delineation yung anong portion, gaano kalaki yung pagmamay-ari ng bawat beneficiary doon sa collective CLOA. So nagkakaroon sila ng conflict among them or mga hindi pagkakaunawaan. And then, dahil nga hindi malinaw, ano yung pagmamay-ari nino, gaano kalaki, wala rin incentives yung ating farmers na magbayad ng tax and amortization. Sabi sa batas, dapat magbayad ng amortization yung mga beneficiaries within 30 years. And so, ang ginagawa ng DAR, kasalukuyan niyang ina-update yung mga beneficiaries list. Nagkakaroon siya ng inclusion and exclusion. So, inaayos yung listahan ng mga beneficiaries. Pero ito, nagiging source nga din siya ng conflict. So, sabi sa mga pag-aaral, itong mga bansang ito, yung Peru, China, at Thailand, tumaas daw yung productivity at investment sa lupa ng mga farmers noong nagsagawa ng individual land titling yung gobyerno nila, nung naipamahagi yung mga malalaking lupa sa mga smallholders. So, paano naman sa Pilipinas? Ganon din ba ang nangyayari? So, gamit yung datos ng Project Converge Baseline Survey na ginawa noong 2019, in-interview namin yung mga ARBO members.
So ARBO, ibig sabihin, Agrarian Reform Beneficiary Organization members. So they're composed of yung Agrarian Reform Beneficiaries, meron ding other farmer beneficiaries, at may mga other rural workers. So in-interview namin sila and yung kanila mga household, inalam namin ano yung mga trabaho ng mga members ng kanilang household, ano yung kita nila mula sa pagtatanim, pag-aalaga ng mga hayop, at mga iba pang impormasyon. So pinagkumpara namin yung yield sa palay at mais ng mga parcels under individual CLOA at mga parcels under collective CLOA. At lumabas na mas mataas yung yield ng mga under the individual CLOA. So dahil maliit lang yung sa sample namin, yung may mga CLOA, hindi namin maaaring i-generalize o sabihin ganito yung totoong sitwasyon sa pangkalahatan. Gayunpaman, sumusuporta itong findings ng policy study na to dun sa mga ibang policy, ibang studies kung saan sinasabi nila na nakakatulong sa pag-enhance ng agricultural productivity yung pag-individualize ng land ownership. Ayan. So, ngayon naman, dumako tayo dun sa pangalawang policy study na ang topic natin ay credit. So, base sa datos ng PSA para sa taong 2018, nasa 502 billion pesos ang halaga ng production loan na naibigay sa farmers and fisher folks. Malaking bahagdan o malaking share, nasa 81% ay nanggaling sa private banks and yung remaining 19% ay nanggaling naman sa government banks tulad ng Land Bank at yung Development Bank of the Philippines or DBP. So, of course, ginamit namin ulit yung data mula sa Project Converge. Sinuri namin kung gaano ba karami ang nangungutang among the agricultural ARBO households. So, ito yung aming sample size, 916 yung aming agricultural ARBO households. So, 39% sa kanila ang nagsabi na umutang sila mula noong June 2018 hanggang May 2019. So, ito yung aming reference period. So, 72% ang nagsabi na mula sa formal sources yung kanilang inutang. Ibig sabihin, ang galing sa bangko, kooperatiba, mga microfinance. Meron naman nagsabi na umutang sila sa mga informal sources tulad ng kanilang kamag-anak, kapitbahay, mga sari-sari store. 10% naman nagsabi na both. Parehong formal and informal yung kanilang sources ng loan or credit. So, maaring marami kasi talaga silang sources ng utang at marami talaga silang utang during the reference period. So, ang sabi namin, sige po, yung pinakamalaking utang po ninyo, kanino po ninyo hiniram? So, base sa kanilang mga sagot, 37% ang nagsabi na sa microfinance institutions sila nang hiram. And then, 26% ang nagsabi na galing sa cooperatives o farmers association, yung pinakamalaking loan nila. And then, 14% naman ang nagsabi na galing sa private banks, yung kanilang pinakamalaking inutang. So, may maliit din na porsyento na nagsabi na galing mismo sa government programs, yung kanilang inutang. Pero malaga na malaman natin na marami sa mga government loans ay actually ipinapadaan sa mga cooperatives or farmers association. So, ginagawang conduits or daluyan ng mga pautang itong mga cooperatives and farmers association. So, bakit kaya? Bakit ginagawa pa silang bridge or conduit? So, isang malaking dahilan dito ay syempre mas mapapalapit sa mga farmers or fisher folks yung access kasi nga kakilala nila itong mga co-ops and farmers association, yung mga leaders nila dito.
Bukod pa dyan, meron tayong tinatawag na social capital. So, dahil kakilala nila yung isa't isa, medyo may hiya factor kapag hindi ka nakakabayad ng utang. So, isa yun sa ano, magandang advantage kapag through cooperatives and farmers association, ipapadaan yung mga utang. So, napakalaki ng potential nitong mga co-ops na to, lalo kung bibigyan pa sila ng more training para mapaunlad yung ano yung kaalaman nila sa financial management and yung pag-handle ng ganitong mga credit. Bukod dyan, natuklasan din sa pag-aaral na ito na mas maraming nakakairam sa formal sector, kasama na dyan yung banks, among those households na may individual CLOA. So, 41% sa kanila ang nakakairam sa formal sources versus those households na walang pagmamay-aring agricultural land. So, maaaring itong mga households na ito, yung mga may individual CLOA, pag marap sila sa bangko, meron na silang ano, may maipapakita na collateral. Yun yung CLOA nila. Nakita din natin sa pag-aaral na ito na yung mga agricultural households na nakahiram sa formal sources ay may net agricultural income na mas mataas. 25,000 pesos na mas mataas compared doon sa mga agricultural households na hindi nakahiram sa formal sources. So ano bang sinasabi nito? So nakikita natin na nakakatulong yung access sa credit para makapag-invest yung mga farmers dun sa kanilang mga kanikanyang lupa at napapaganda yung production nila and syempre yung kita ng mga magsasaka. So para sa panghuling salita, nire-recommenda ng dalawang policy studies na discuss natin na mainam na ipagpatuloy ng gobyerno yung pag-subdivide ng mga collective CLOAs para magamit na ng mga farmers yung kanilang mga lupa, maiwasan na yung mga conflict, at yun nga, magamit nila as collateral kung gusto nilang lumapit sa mga formal banks. Kung maghiram sila ng loans. At isa pa, sana paigtingin pa ng gobyerno yung paggamit dito sa mga kooperatiba at mga farmers association bilang daluyan ng pautang conduits, gagawin silang conduits sa pamamagitan ng marami pang trainings, coaching, mga paggabay para mas mahasa pa nila yung kanilang leadership skills, entrepreneurial skills, yung kanilang financial management skills. So, hanggang doon na lang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you!